Balita naman po sa lalawigan, naresolba na ang kaso sa pagpatay sa isang Australiano at dalawang Pinay sa isang hotel sa Tagaytay City. Ayon sa PNP, sinampahan na ng kasong robbery with homicide ang pinangalan ng suspect na si Ronel. Umaasa naman ang ahensya na mababawasan ang nararamdamang galit ng mga pamilya ng biktima sakaling mahuli na ang utak sa pagpatay sa kanilang kaanak. July 10 nang matagpo ang patay sa loob ng kanilang hotel sa Barangay Maharlika West ang mga biktimang sina David James, asawa nitong si Lucita at ang anak na si Mary Jane Cortez. Arestadong isang banyagang pugante matapos masangkot sa pangsascam sa Pampanga. Ayon sa mga report, nasa kote ang South Korean national na si Lee Si Yul Ki. Sa tulong ng mga operatiba ng Bureau of Immigration sa Clark Freeport Zone sa Angeles. Base nga sa investigasyon, sangkot si Lee sa isang telecommunication fraud. 2017 ang maglabas ng arrest warrant ang Central District Prosecutor's Office ng Seoul at Nambu District matapos masangkot sa voice phishing. Pansamantala namang nakakulong si Lee sa pasilidad ng BI sa Taguig habang iniintay ang deportation proceedings nito. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na walang insidente ng hijacking sa isang vessel sa Zamboanga Peninsula nitong July 16. Naunang napaulat na pinasok ng mga suspek ang naturang cargo ship na may kargang 2.5 metriko toneladang mais. Ayon sa ahensya, nakausap nila ang mismong kapitan ng Jessely cargo ship at pinasinungalingan daw nito ang umano'y hijacking. Sa kabila naman yan, patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.